Ayo, what's up again mga ka-Rides? Kumusta sa ating lahat? Magandang araw. So, today's video mga ka-Rides, tutorial naman tayo again, no? Regarding din sa motorsiklo naman natin. So, kung ano ito, well, kung na-observe niyo mga ka-Rides, no, yung motorsiklo natin, once nag-switch on tayo, walang ilaw yan, yung panel gauge natin, no? Walang ilaw yan. In this video mga ka-Rides, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin yan. Pag nag-switch on na tayo, hindi lang yung neutral indicator ng ilaw, kundi pati na yung odometer natin, no? Odometer gauge, no? So yun, antabayan nyo to. Hanggang ganon, this will be your guide kung paano natin i-DIY na gawin itong mga ka-Rides. Okay, but before that, kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please consider me to subscribe at hit nyo yung notification bell. Hanggang ganon, is every time may bago tayong video, ma-inform or ma-aware kayo mga ka-Rides. Alright? Ito mga ka-Rides, initially ipakita ko sa inyo, no? Kung napapansin nyo, pag nag-switch on yung motorsiklo natin, no? Supposedly, no? Ang iilaw lang yan is itong neutral indicator. But, kung napapansin nyo rin, nang sinu-switch on ko, no? Hindi na itong neutral indicator ang nag-iilaw, pati na ito yung gauge natin, no? No, ito pati rin yung tachometer natin at saka yung voltmeter natin. So ayun mga ka-Rides, ano pala, so mga bago pa lang dito sa video ko noon, hindi na kita ng tutorial ko na paano ko na-install to at saka ito, paki-ano na lang sa lahat ng video ko dyan, paki-tingin na lang. But iba yung topic natin ngayon, ito yung original talaga natin. Pag sineswitch on natin, hindi to ilaw, walang ilaw to mga ka-Rides. So, yun sa akin iba, no? So, tingnan natin. O, C. Diba? Ilaw yan. So, yan yung tuturo ko sa inyo. At, isama ko na rin kung paano natin gawin yung battery-operated na headlight, no? Kasi yung motor talaga natin is designed to stator-operated yan. Yung lights natin, yung headlight at saka yung tail light. This time, isama din natin yung battery-operated na headlight, no? Isama natin yung mga ka-Rides. Of course, may switch na tayo dati. So, ito rin yung wiring ng switch natin. Yan lang yung gagamitin natin upang mag-battery-operated headlight tayo mga ka-Rides. So, of course mga ka-Rides, tanggalin natin muna tong headlight, no? At saka kung nakikita nyo rin kanina yung sini-switch on ko, naka-ilaw na kasi na-install ko na yan, eh. So, i-review ko lang at ipakita ko sa inyo kung saan tayo party kuha ng wire na doon tayo magbe-base. Kumbaga, yun yung basihan natin upang maging yung katulad din ng ibang motorsiklo, yung motor natin na sa tuwing sinuswitch on is nag-ilaw na rin yung odometer gauge natin. So, of course, tanggalin natin itong mga naka-Rides. Ito yung headlight assembly. Tanggalin muna natin ito para hindi siya magulo. Unang-unang mga ka-Rides, ang ginawa ko dito, yung dati, hindi ko lang nabidyohan, no? Kumuha ako ng another wire na maliit lang, ganun, no? Pero medyo may kalakihan kasi yung connection ng accessories wire, doon tayo kukuha mga ka-Rides. So marami na tayo nakabit doon sa accessories wire. So ang ginawa ko para malinis or ganda naman tingnan yung wire natin, hindi magulo. So, nag-connect ako dito mga ka-Rides, no? Ginawan ko yan ng splice na connection. Ano ba yung splice? Yung splice mga ka-Rides, yung dalawang wire dito, nag-connect ako ng isa. Tsaka kinabit ko, tsaka dinalot ko ulit ng para yung accessories na may mga ikakabit tayo, is may iba tayong wire dito. So, hindi na tayo mag-ipit-ipit pa dito, no? Hindi na, huwag na natin gagawin yung ipit-ipit dito kasi ang tendency ng ipit-ipit ito is hindi siya gaano na nakakonect talaga. Unlike kung mag-splice tayo ng connection dito. So, maganda. Tsaka, maayos yung pagkakabit niya. So, ito yun mga ka-Rides. So, mga ka-Rides, nung mag-splice kayo dito, yung sa accessories wire na gagamitin nyo, ang palatandaan pala doon ng accessories wire is yung dito na side. Ito dito na side mga ka-Rides.
kung napapansin niyo, ito yung lock. Parang ito yung lock. Ba? Ito yung lock, mga ka-rides. So dito kayo banda sa kabila. No, sa kabila ito, sa opposite side. Kayo dito kayo, yung wire dito, mga ka-rides. Ano niyo lang diyan, titingnan niyo kung anong kulay ng wire. I think yung kulay ng wire dito, mga ka-rides, is yung pula na may stripe na black. So yun yung gagawan nyo ng splice connection, tsaka babalutan nyo ng tape para maganda rin to. Tsaka hindi tayo laging lagi tayong maghugot dyan, so para wala na, para maganda yung pagkalak niya. So mag splice na rin na tayo ng connection. So ito yung ginawa ko, mga ka-rides. So, ibalik natin to, mga ka-rides. So yan. So ito yung pina-slice ko, diba? So ito na yung naging accessories wire niya. So may ano na tayo, kumbaga universal collection ng accessories wire, kasi nagawa tayo ng splice. So ang ginawa ko, mga ka-rides, itong sa odometer natin, ito, diba, ito naman yung odometer light natin, assembly sa ilalim. Kung nakita nyo yung yellow at saka green, ang wire natin dyan, yellow at saka green. So, yung yellow, mga ka-rides, yan yung ikat nyo. Yung yellow, no, yan yung ikat mo. At saka kukuha ka ng makunti lang, maliit lang na wire, yan yung ikabit natin dito sa accessories, no. Kasi yung yellow, yan yung din kasing parang nakakonekta sa stator, katulad ng headlight natin, diba? So ang ginawa ko is kinakat ko yung yellow, yung dilaw, no, tinago ko lang siya dito. Saka yung ang green, hindi ko na kinuha yung green kasi ground yan, eh. So yung yellow lang talaga, no, mga ka-rides. Kung napansin nyo, maraming wire na nakakonekta sa accessories natin, no. Ito yung sa RPM gauge, ito yung sa RPM gauge, mga ka-rides. Ito naman yung sa voltmeter. So may mga video tayo diyan, titingnan niyo na lang. So ginawa ko to para maging malinis yung wirings natin, no. So, yan. At saka ito naman, ano, mga ka-rides, ikabit natin yung battery operated tayo ng headlight. So yung gagawin lang natin is itong ano lang, yung kung naalala nyo, paano ko kinabit yung switch natin, no? Sa yellow din wire tayo nag-base, kasi yan yung connection papunta doon sa stator. So ito yung kung dito tayo nagkabit is ito yung electric supply, kumbaga yung sa headlight natin. Pero ang problema kasi pag stator operated tayo, pag mahina pa yung ikot ng stator, so ibig sabihin yung power is hindi pa ganun gaganda. Yung kung napapansin nyo, parang ang ilaw is parang humina, lumakas, no. Kung mag-battery operated tayo, automatic yan, no. Anyway, may ano naman tayo, eh. May alternator naman tayo na yan yung automatic nag-charge ng sa battery natin, no. So yun, ang gawin natin, i-direct natin to, i-battery operated din natin yung headlight. So paano? So yung kung napansin niyo, mga ka-rides, yung video natin ng gawit ng headlight is dito din tayo, kukunin din natin to. Itong side na to is ikandim natin to, at itong ikabit natin ito dito sa accessories wire, no. So yun, mga ka-rides, ito yung sa ano, ito yung magkadugtong kasi, di ba, dati. So lagyan natin ng switch ito, kandim natin, at ito ilagay natin sa accessories. So ito yung ilagay natin sa accessories. Ang sa ganun is pag nag-switch on tayo, automatic yung ilaw din natin sa headlight is naka-on na. So ganito talagang itsura niya, mga ka-rides, no. So madali lang tayo nagkabit, no. So ang gawin natin, so itong ano, isang wire is dito natin ikabit, mga ka-rides, sa accessories wire. At saka i-testing din natin na ikabit yung headlight kung gumagana ba siya. Testing muna natin, mga ka-rides, na ikabit to. So ito, mga ka-rides, switch balik na natin, at saka i-switch on natin yung key. Alright, ito na. So switch on natin yung key. So at saka naman yung switch dito, i-on natin. Ayun. So switch off natin, mga ka-rides. Ito na dali. Switch off natin to, no? Switch off. So yan, na-off yan. So switch on naman natin ulit. So ilaw yan. Yan yung kagandahan pag battery operated. So hindi tayo manggamba rin, mga ka-rides, kasi may voltmeter naman ako. So na-monitor ko yung battery kung ilang na yung
ano natin, yung multahi ng baterya. So, hindi tayo mag-worry niya mga rides. So, kung gagayahin niyo itong motorsiklo ko na mag-battery operated tayo, so dapat may ano din tayo mga rides, voltmeter, para makita natin kung ano ng power ng battery natin. No? So, yan. Na-switch on natin yung headlight. No? Yung headlight natin. Magkauna yan. Tsaka, hindi lang yan. Pati dito mga rides. Hindi ko pa ito pinandar mga rides, no? No? Magkauna yan, nakita na natin yung odometer gauge natin. Tsaka ito, nakailaw lahat na. So, hindi pa tayo naka-andar yan. See? So, yun. Gandahan ng battery operated mga rides. Consistent yung ilaw niya. Kasi yung nakastitor tayo na headlight is parang namamatay ito. Namamatay, parang hihina, lalakas. Hihina, lalakas. So, yun yung disadvantage ng stator power. No? So, yun, maganda. So, yun. I-close na natin ito mga rides. I-off ko muna na. So, yun, battery natin. Nandyan pa. So, ito na yung accessories natin na connection. So, ito, irugtong din natin ito. Isama natin ito sa mga karamihan. No? Yan. Tsaka natin, ikabit sila. Naipasip na natin itong mga rides. Ito yung sinkable tube, sinasabi ko. So yan, ang ganda na. Saka i-close natin. Saka susunogin natin ng konti. So itong lighter lang gamitin natin mga ka-leds. So maganda na yung pagkabalot niya katulad nito mga ka-leds. So paalala mga ka-leds, no? Kung nais nyo talaga ang gaya ito or magbabala kayo na ganito yung motorsiklo niyo tulad sa akin, so dapat maglagay tayo ng another wire. I-splice natin dito yung ang accessories wire. So kung itanong, iulitin ko ulit, no, yung accessories wire natin, ang kulay niyan dito is ang kulay niyan is yung pula na may kasamang itim, no, yung pula na may stripe na itim. So doon tayo mag-splice para hindi na tayo isang wire lang yung kukonekta doon, saka dito natin ilabas para maganda naman yung wiring natin dito. Oh, okay, yun lang mga rides. I think yun lang. This is Nas Ride signing off. Bye bye.